sabi ng utos ng presidente yan. Ang kailangan lang ipaintindi sa kanila na ang ginagawa natin ay hindi naman ito para sila ay kontrahin, o hindi para iayos lamang sila. Ha? Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la tinatanggal po yung pinakabakal dito kasi magkakaroon po ng obstruction sa kalsada. Voy a cantar esta canción. Paano tao dyan? Tanggalin niyo na yan, huwag niyo na itiklop yan, babaklasin yan. Meron ng emergency, yung sunog ng nakaraan, yung mga nakaharap. Ha? So ngayon, hindi na natin sila papayagan na mangyari ulit iyon. Haalisin natin para umuwag ang daanan ng tao. Sabi ng utos ng presidente yan.
Ireklamo dito. Oh, ireklamo dito. Tama naman daw hanggang dito. Hindi na po, tatanggalin na po ito. Kasi tatanggalin na, tanggal na niya. Hindi, sinabi na si Itiwa yan. Paano nga po lang ang tao dyan? Kagawasan na lang. Ako, alam ang tarin ng tao. Isample ko, may sasakyan dito. Huwag nila tanggalin ko. Wala pa, tumakas sa sakyan. Tanggalin dito. Medyo mainit ngayon ang clearing operation dito kasi lumalaban yung mga tao dito. Grabe dito. Nakabahan tuloy ako dito. OPS! Okay na. Yeah. So buti na lang mga kababayan, maraming pulis na nakabantay dito. Secured po yung clearing operation dito. Nagkaroon po ng mga mainit ang pagtatalo. Kasi yung iba talaga ayaw talaga ipatibag yung kanilang mga nakusling mga tindahan. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. Oh, grabe, talagang napakainit ang clearing operation dito sa Pasig mga kababayan. Pag hindi talaga maingat, talaga namang magkakaroon talaga ng komosyon dito. Lumalaban talaga sila dito. Hindi daw sila papayag na kunin yung kanila no, kasi hindi naman daw nakakaabala. Pero makita nyo naman, talagang nakakaabala din po dito. Actually, ano mo, nagkakaroon tayo ng mga ugnayan talaga dyan. Kinakausap natin yung mga tao. Kaya lang siyempre may mga tao na sarado talaga ang pag-iisip, no? Hindi naman natin to ginagawa para pahirapan sila. Yung sinasabi nilang hindi pumapasok ang sasakyan, hindi totoo yan. Sapagkat nagkaroon ng emergency dito noon, nahihirapang maglabas-masok ang ambulance. So ang gusto lang natin, yung passing through, yung papunta, tsaka pabalik, madaanan ng maayos na sasakyan. No? Hindi naman po pwede na ang kanilang tindahan na magiging sagabal, no? Para lang magkaroon ng magandang access, no? Para lang sa mga tao dito. Alam din naman nila 'yon. Kaya lang nakatandaan na nila, nakatagalan na nila na walang umaangal sa kanila, na gusto nila sila ang masusunod. Maging ang ating barangay ay nakikiisa sa ating proyekto. Hindi dahil kalaban o hindi dahil galit tayo sa kanila, kundi inaayos natin. Hindi malalaman nila 'to sa mga darating na panahon. Malalaman nila yan sapagkat sila mismo makakaranas na magiging maayos yung daanan nila dahil dito sa clearing operation na ginagawa natin. Ang kailangan lang ipaintindi sa kanila na ang ginagawa natin ay hindi naman ito para sila ay kontrahin, o hindi para iayos lamang sila. Ha? Thank you sir po. Guys, nung makita niyo yung aso, no? Kasi may kasama tayong ayun na, napakinggan nyo yung paliwanag ni Sir Bong. Pero pa sana akong gustong itanong, pero mamaya-maya ng konti pagka magkakaroon po tayo ng timing. Kasi medyo mainit talaga yung ano dito nangyayari ngayon. So
napakaraming pulis ngayon. Kasi ito talaga yung nasaksihan ko na ibang-ibang clearing operation talaga. Talagang ano, sukatan po talaga ng lakas, sukatan po ng tapang. Pero dahil nga ay batas, ay kailangan talaga sumunod po yung mga tao. Kasi sinasabi po nila dito, hindi daw po nakakaabala sa kalsada. Pero sabi nga ni Sir Bong, sa kanya po galing na nagkaroon daw po ng emergency dito at nagkaroon daw po ng sunog ng mga nakaraang mga taon. Dahil nga po sa mga obstruction ng mga nangyayari ay hindi na apula yung apoy. Kaya sabi ni Sir Bong, ngayon dahil ginagawa na yung paglilinis dito at pagkatanggal ng mga obstruction, kaya yun, pinilit po nila na matanggal po talaga. So, God bless sa clearing operation, ingat-ingat kasi po napakahirap po talaga ng ginagawa nilang trabaho. Kasi hindi lang damdamin yung kanilang kalaban. Minsan may awa din, pero dahil nga po sa ginagawa nila yung trabaho nila. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Hanggang ngayon, hindi pa nabibigyan ng aksyon na itong mga tubig na ito, dapat itabing tubo ito para naman lumapad ang daan na nandito sa daanan namin. Di po ba? Matagal na namin sinabi doon, tinawag na. Pero wala pa rin. Kaya humingi kami ng tulong para may ano kay Mayor Vico na manitabi ito. Ma'am, tanong ko lang ma'am, gaano na ba kayo katagal sa lugar na ito? Aba, pinanganak ako dito na. So itong nire-reklamo niya? Matagal na rin yan. Matagal na po. Ay, hindi pa ako pinanganak. Ganyan na to. Talaga, ibig sabihin matagal na to po talaga. Matagal na po ito. Kaya lang ito, dapat itabi doon, di ba? Okay. E di nang masunog. Nang masunog. O, di siyempre ito dati nakadikit. O. Kaya nga inaano ko sa inyo. Sige po. Isabi nyo kay Mayor. Hindi makaka. Saka tingnan nyo man ang kalsada, baka pwedeng tulungan kami ni Mayor B. Matakaya, mga pinsan ko po yan. Dito kami pinanganak, lupa namin ito. Eh, wala eh, kasi may kabi-kabila. Dapat ito, tulungan ng gobyerno para maitabi. Pakisabi lang po kay Mayor. Sige po ma'am, makakarating po yan. O kasi tingnan nyo man, tabi, para makita nyo daan namin. O. Kaya focus po natin, Nay. O, paano kami makakadaan dito? Matanda kami, senior. Ayan mga kababayan, yung nire-reklamo ni nanay na ilang dekada na po dahil napakasikip po ng daanan nila. Maliit pa po ako, dito na kami. Lupa po ng Coronado ito. Opo, lupa ng Coronado. Ayan nyo. Alita muna ako kayo rito. Hanggang dito po yan. Hanggang doon. Ayan, napakahaba ng metro na ito. Wala pong ilaw. Mayor, ang pakiusap namin na yung cantar esta canción. Itabi lang po ito para naman maging maganda yung daanan namin. Ayun, at saka tingnan nyo po, Mayor. Hanggang dito, oh. Sira yung daan. Kaya yan ang pakiusap namin na maayos. Okay po. Inaasahan po namin yan, Mayor Vico. Na maging maayos yung daanan namin. Shout out si Mayor Vico. Mayor! Kami dito. Para maayos yung aming daanan. Salamat, Mayor Vico. Ayan mga kababayan, shout out Mayor Vico, pakiayos po itong bangketa na ito at yung mga metro ng tubig ay napakahirap. Hello mga kababayan, dito po tayo, illegal parking. Galit si Kuyang dahil kakaano lang niya, kakarating lang daw niya pero hinuli na agad. Ayan, balipunta na tayo dun. Illegal parking yan. Magalit si Kuyang. Magalit si Kuyang. Ito na, dito tayo. Dito tayo sa palengke ng Rosario. Hindi nila na ito. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata.